Ano nga ba ang mga tinatagong kayamanan ng West Philippine Sea? Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang West Philippine Sea ay isang karagatang mayaman sa likas na yaman, nakakabighani, at pinag-aagawan ng maraming bansa na malapit dito. Ang karagatang ito ay makikita sa kanlurang bahagi ng Pilipinas at nakapaloob sa tinatawag na Exclusive Economic Zone at may lawak na 200 nautical miles mula sa dalampasigan ng ating bansa. Ito ay alinsunod sa 1982 United Nations Conventions on the Law of the Asia na kumikilala sa karapatan ng mga bansa na pakinabangan at ingatan ang kahit anumang yamang hatid ng karagatan na nakapaloob sa sakop na ito. Subalit kahit lahat ng ito ay pabor sa panig ng Pilipinas, ay pilit pa rin iginigiit ng bansang China ang pag-aangkin sa West Philippine Sea. Ano nga kaya ang mga dahilan kung bakit sobrang interesado ang China sa karagatang ito? Ang West Philippine Sea kasi ay parte ng mas malawak na South China Sea. Ngunit upang pagtibayin ang pagkakakilanlan nito bilang pag-aari ng Pilipinas, ang parte ng South China Sea na pasok sa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay pinangalan ng West Philippine Sea noong taong 2011. Ito ay sa panunungkulan pa ng dating presidente na si Benigno Aquino III. At ito na ngayon ang kinikilala sa mapong system ng Pilipinas. Kaya naman sa video na ito, ay malalaman natin ang mga itinatagong kayamanan ng West Philippine Sea. Oil and Gas Reserves. Ayon sa mga pag-aaral, simula pa noong taong 1968, nang unang madiskubre na ang West Philippine Sea ay mayaman pagdating sa oil at natural gas. Kaya naman isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit inaangkin at sobrang interesado ang bansang China sa West Philippine Sea. Ang potensyal na oil deposits kasi ng West Philippine Sea ay inaasahang sasagot sa krisis ng petrolyo at magpapayaman sa Pilipinas dahil katulad ng bansang Saudi Arabia ay itinuturing ito na black gold dahil sa malaking halaga at pakinabang nito kapag nakuha ng Pilipinas. Ayon sa mga research, maliban pa sa langis, ay mayaman din umano ito sa natural gas katulad ng methane hydrate na isang magandang source ng enerhiya para matugunan ang kakulangan sa kuryente ng ating bansa. Kasama din dito ang sinasabing deposito rin ng deuterium na siyang ginagamit bilang isang nuclear fuel para sa mas malakas na energy production. Strategic location. Ang West Philippine Sea ay nasa pagitan ng iba't ibang mga bansa sa Asia. Ang lokasyon kasi nito ay isa sa pinakamabilis na daanan para sa mga barkong pangkalakal na nagdadala ng iba't ibang mga produkto papunta sa mga bansa sa Asia katulad ng Japan, Korea, Indonesia, Taiwan, China, at Pilipinas. Ang lokasyon nito ay nagpapadali sa pag-e-export at pag-i-import ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa mga report, ay nasa humigit kumulang $5.3 trillion na halaga ng mga produkto ang idinadaan sa karagatan na ito kada taon. Kaya kung sino man ang bansang nakakasakop dito at makikinabang sa karagatang ito, ay malaki ang magiging advantage, lalong-lalo na sa global market trade. Rich Marine Biodiversity. Ang West Philippine Sea ay napakayaman sa marine life. Ang karagatan na ito ay mayroong malawak na mga coral reef ecosystems, mga lamang dagat, at mga endemic marine organisms na dito lang makikita. Base sa research, ay nasa 12% ng kabuuang dami ng yamang dagat na ating pinagkukunan ng pagkain ay nakukuha mula dito. Dito rin nakapaloob ang Scarborough Shoal, isang grupo ng rock and coral reef ecosystems na nagsisilbing breeding ground at tahanan ng iba't ibang marine species. Kabilang na rin dito ang endangered species katulad ng green sea turtles, giant clam, humigit kumulang sa 3,000 iba't ibang species
at uri ng isda, 600 species ng coral reefs, seagrass, at iba pang mga organismo na sa West Philippine Sea lamang makikita. Mineral resources. Ayon sa DFA, o Department of Foreign Affairs, ay malaki ang potensyal ng Philippine seabed sa deep sea mining at isa na dito ang karagatan ng West Philippine Sea na pinaniniwala ang mayaman sa precious at semi-precious minerals. Kabilang na dito, ang mga nickel, copper, cobalt, gold, at perlas na mula sa mga giant clams at iba pang mga mahahalaga na minerals. Kung mapapakinabangan nga ito ng ating bansa, ay talagang makakatulong ng malaki para sa mas ikauunlad ng ating ekonomiya. Islands and shoals. Isa pa sa mga rason kung bakit maraming bansa sa Asia na malapit sa West Philippine Sea ang nagkaka-interes dito ay dahil sa magaganda at mayayaman nito na mga isla. Kabilang na nga dito ay ang Kalayaan Group of Islands na kasama sa Spratlys Archipelago. Ilan sa mga bumubuong isla dito ay ang Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, Rizal Reef, Kota Island, Patag Island, Farola Island, Lawak Island, Likas Island, at Pag-asa Island. Ang mga isla at reefs kasi na ito ay mayroong natatanging ganda, mayroong mapuputi, at pino na mga buhangin, mayabong na ecosystem, at mga isla na maaaring matirahan at maging isang maganda na tourist destinations. Potential military base. Dahil sa magandang posisyon ng West Philippine Sea, lalo na kung magkakaroon man ng digmaan, ay isang potential military base ito para sa mga bansa na malapit dito, lalong-lalo na sa mga bansa na superpowers katulad ng China. Ang mga isla kasi dito ay isang magandang tayuan ng mga kampo at gawing imbakan, paliparan at paradahan ng mga military aircraft at battleships na ginagamit para sa puwersang militar. Kaya naman kung sinong bansa talaga ang makakakuha sa karagatang ito ay magkakaroon ng malaking advantage, lalo na kung magkakaroon man ng digmaan na malapit dito. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa daming positibong benepisyo, at kayamanang taglay ang West Philippine Sea, ay hindi pa rin natin lubos masasabi na sa atin ito. Dahil kahit na ipanalo natin ang kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, at napatunayang mas may karapatan ang Pilipinas sa karagatang ito, ay naging matigas pa rin ang bansang China sa pag-angkin dito dahil sa kanilang filosofiya na tinatawag na 9-dash line. Kaya naman hanggang sa ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos ang mga isyo patungkol sa pinag-aagawang teritoryo na West Philippine Sea. Talaga nga namang napakayaman ng ating bansang Pilipinas sa natural resources, sa lupa man o sa karagatan. Kaya bilang mga Pilipino, ay dapat natin itong ingatan at pangalagaan dahil malaki ang magiging ambag nito, hindi lang sa ikauunlad ng ating ekonomiya, kundi pati na rin para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Ikaw, ano ang masasabi mo patungkol sa mga natatagong kayamanan ng West Philippine Sea? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next video.